Para kanino ka bumabangon, Kuya Lito? So Kuya Lito, ito yung aquaponic setup natin dito. So ito yung tinatawag ng combination ng aquaponic. Kasi pag sinabing aquaponic talaga, ako mapapansin mo, ang inaalagaan nila mga tilapia na. So marami ng isda. So since ito, ang gusto lang natin ay yung effect ng aquaponic. Kaya maliit lang yung grow bed na tinatawag natin. So pwede pa rin tayo maglagay ng media filtration dyan. At dito pwede tayo maglagay ng binistay kung gusto nyo. So dito tayo magtatanim sa portion na to. Para yung part na yun, concentrate lang sa ating media. So dito, no, eto kung makikita nyo yung level ng tubig, retain lang yan, naka-retain lang kasi wala nga itong ating siphon. Pero once na inilagay natin itong ating, kumbaga, bell siphon na to, ang effect niya, makikita nyo, few minutes from now, makikita nyo, ibababa niya, isosolid niya yung, ano, yung tubig natin sa ilalim. So, yan kasi nag-iipon pa daw, ano, ibinaba pa lang natin yung hangin. Then, few minutes, makikita niya yan, bababa na ng dere-derecho yan. Uubusin niya. Dahil yan sa ikinabit natin. So, kaya nga sa gantong, ano, no, sa gantong setup, maganda siyang taniman. Actually, kaya ito rin yung mga request sa atin ng ating mga co-hobbyist, actually. So, marami nag-request sa atin ito. Kasi nga, ang gusto nila, yung effect na bumababa at tumataas yung ating tubig. So ilang minutes yan kaya dito bumababa? Ilang minutes tumataas yung tubig? Actually, kapag ito nakapag ano na, kapag ito nakabuelo na, no, 1 minute lang ibababa niya lahat yan. Tapos, mula dyan, ngayon depende sa klase ng motor. Sa motor na ginamit natin dito, ito ay nagbababa, nag-aangat ng tubig ng 3 minutes. So 3 minutes niya namang iaangat ang tubig. So saktong-sakto to kaya dito sa mga tanim natin kasi hindi sila nabababad. Oo, yung ibang mga tanim kasi especially nag-aano no, nagle-lettuce actually yung iba gusto nila yung gantong setup. Kasi nga kahit papaano parang yung ano yung mga roots nila hindi babad sa tubig. So isa 'yun sa mga nagugustuhan ng ating mga customer. So ayan, kung makikita nyo, bumababa na dire-diretso ang tubig. Then pagdating doon sa butas na yon, titigil uli yan. Saka uli siya, mag-aangat ng tubig. So, ganyan yung setup ng ano ng aquaponic para at least hindi na bababad yung ano yung ating mga roots. So, kaya nga sa gantong ano no, sa gantong setup, marami ang mga nagre-request sa atin na gawin ito. So, ito sa mga gustong magtanim, so malaking bagay yan. At medyo, sabi nga nila, nakaka-amaze kasi yung tubig bumababa, tumataas, pero walang kuryente. So yan ay dahil sa ating mechanical, tawag ito, siphon na ginawa. So yan, so titigil na siya. Kaya dito, okay lang ba isa-isahin muna natin kung, eto ano bang tawag dito kaya dito? Ah, okay. So eto ano, eto yung, actually to, ipinose natin to before. So, sa vlog natin before, sinabi natin kung ano yung gamit nito. So ito ay kung tawagin ay tinawag naming surface and bottom cleaner. So ang purpose nito sa ating mga aquarium, sa mga motor, especially yung mga side mounted kung tawagin, yung mga dinidikit sa gilid. So ito 'yon. So ang purpose nito para tulungan yung ating motor para makuha niya yung dumi sa ilalim at the same time makuha yung dumi sa ibabaw. Kasi kung mapapansin niyo yung motor natin, 'di ba? Meron lang siyang maliit na nozzle sa ilalim, which is kung titingnan mo yung mga butas niya, yung parang screen niya, kumbaga wide yung kanyang kinukuha. So kapag ito ay kinabit natin sa ating mga submersible pump, ang nangyayari, nagko-concentrate ngayon siya dun sa ilalim. So yung lahat ng nasa gilid, hindi niya kinukuha kasi alam naman natin na lahat ng dumi bumababa. So, ibig sabihin, lahat ng mga, ano, yung mga microorganism, sooner or later, pag bumaba, yun naman ang kumukuha sa ilalim. Then, ito naman, inilagyan natin ang extension kasi ito naman, dun sa mga may oil, especially, ano, nagpapakain tayo ng mga pellets. So, sometimes yung mga oil, ito naman yung kumukuha. Kaya nga, malaking tulong. Pero, hindi ibig sabihin na meron ka nito ay kayang sipsipin lahat ng dumi mo. Hindi. Kasi baka ine-expect ng iba, pag naglagay nito ay makukuha lahat ng dumi. Siyempre yun, depende pa rin sa klase ng motor na gagamitin natin. Kung malakas na motor kaya dito, kayang-kayang kunin. Kung malakas yung motor natin,
As long as nandun sa perimeter niya, nakukuha. Then yung mga isda natin, actually malaking tulong din ng isda. Kasi once na ang isda natin lumangoy, yung mga poops nila na lumilipad, sooner or later, napupunta sa part ng ating motor na nakukuha lahat. Parang napapagpag nila papunta yes, dito. Oh, yes, dito. Oh. Kaya nga, malaking tulong din kapag ang mga isda natin ay malikot. Kasi pag malikot sila, galaw ng galaw, siyempre yung mga ano, yung mga poops na pupunta rito, kukunin nila. Pero yung malalayo, siyempre malalayo yun, hintayin natin sooner or later pag lumalapit yung mga dumi, nakukuha. May higop na kayo dito. May higop. So ito yung purpose nito, kaya natin magkano ginawa. Naman kaya dito yung ganito? So, ito ngayon sa Shopee, ano, kasi sabi ko nga, ang price range kasi natin, kumbaga, ano, pwedeng magbago base sa ano, basis dun sa ano, ginagamit na materyales. Oo, sa materyales. Kasi ang materyales parang stocks din, ano. Tumataas, bumababa. So, I think ito parang nasa 350 yata ngayon sa Shopee natin. Kasi sa totoo, pagdating sa Shopee, yung anak ko na yung ano, ang namamahala pagdating sa Shopee. So, ito parang nasa 350 ang ano ang may ano pa yung kay Lito, may kaltas pa Shopee doon. Ay oh, yes, oo. Oh. May kaltas ng Shopee doon at the same time, gumagastos din tayo sa sticker na kinakabit doon at saka yung ating mga ano packaging, no. Hmm. Yung mga bubble wrap natin, gumagastos din tayo para doon. Safe yung mga yes, order kaya nila. Ito nakukuha na tapos may sticker din ito na kung saan makikita niyo yung tatak ni kay Lito. Yun, no? So yun yun. Ngayon, kaya nga sabi ko, do, gumagawa tayo. Gumawa kami ng mga 50 piraso ngayon. Kasi nga, para may buffer lang tayo. Kasi hindi natin magawa yan everyday. Kapag wala na tayo sa shop natin. So ngayon, kailangan, ang focus natin, makagawa tayo ng marami-rami. So, yan yung isa. Then dito, ito kung makikita nyo to, ito naman kung tawagin yung mga overflow. So, itong mga to, ito yung mga overflow. Saka ano underflow kung tawagin. So ito pares-pares din to. Ito ayan katulad niyan. Itong mga to ay request na. Actually wala pa to sa Shopee natin ngayon yung mga malalaking ganito. Pero may patagong nagme-message kaya dito. Mas marami yung patagong nagme-message sa atin. Mas maraming patagong nagme-message sa atin kaya tayo gumagawa nito as per request. Kasi yung nandoon natin ay 18 lang. So maliit. 18 lang. Itong mga ganito, mga 24 inches. Siguro, sooner, possible, baka ilagay din natin. Kasi yung mga 18 natin, right na, gumawa rin tayo ng mga 10 pieces. Nandoon eh. 10 pieces yung ginawa natin ng mga 18 inches. So, kaya dito, magkano naman itong mag-asawa na ito pag binili nila? Ito kasi, ano, no, actually, ito matataba ng pipe ito. So, ngayon, ano, sabi ko nga, yung presyo is subject to change. Depende sa depende sa bilirin natin. Pero hangga't maaari, kung kaya kong i-retain yung presyo nito, i-retain ko sa presyo. Kaya lang, 'di ba, pag habang tumatagal, kaya nga ngayon medyo marami tayong binibili na mga tubo para at least hindi nagbago yung presyo. So ito more or less nasa mga 2,500. So set 'yan kay Lito, mag-asawa, yung dalawa. Set ito, set ito plus yung tubo nito papunta sa ilalim. So yung sabihin papunta sa undersump nyo kasama na rin. Then ito ay kombinasyon ng apat na klase ng tubo. So ang tubo nito ay may 3 port, may uno media, merong dos. So iba-iba yung tubo na ginamit natin dito. Kaya dito kung kukunti lang yung gagamitin mo, ginagawa na, bumibili na lang sa atin kasi nga hindi nila magagamit lahat. Baka mas mahal pa yung magastos nila kuya Lito, no? Oh yes, so more or less ganun kasi, ito yata ay tatlong klase ng tubo pala ito. So hindi to, hindi apat to. So sabihin, may 3 port, may uno media, may dos tayong ginamit dito. Then may suction cap din sa ilalim to. Ito yan para dumikit sa ating flooring para hindi siya gumalaw. Magalaw. Oo, pag ito nakaano na. So, etong mga to, then yung dulo nito, dahil malaki din siya, malaki yung dulo, may cover na rin yung sa ibabaw. Para at least ito, hindi, alam mo yung mga sometimes yung mga insekto, para hindi rin makapasok. So ngayon ano, sa totoo ngayon, marami tayong ginagawa, at the same time, hindi na gaya nung dati, no? Hindi katulad dati, pa isa-isa lang, kaya
kung umorder kami sa mga hardware dito, talagang dalawa, tatlong piraso. Ngayon, dahil nga sa tinatangkilik na rin ng ating mga kohabis, yung ating mga DIY, kaya kung bumili tayo, medyo maramihan na rin. Mm-hmm. So, katulad nito, no, ito, mga to, kung umorder tayo ngayon ng mga ano, reducer, eh, medyo marami na. Kahon-kahon, Kuya Lito, no? Kahon na kailangan, kasi hindi ko na kaya yung katulad ng dati na pa 5-5, pa 10-10, kasi doon din tayo nakakakuha actually ng mahal na presyo, kasi lahat ng hardware dito, iba-iba rin ang presyo. So, hindi ka makakuha ng iisang presyo sa kanila lahat. At the same time, sa mga binibilihan natin, ganun din. So, ibig sabihin, kahit na kumuha tayo ng wholesale ngayon, ito yung presyo, pagbalik mo, iba na rin iba na presyo. Naman yung presyo. Oo, kaya dito talagang kailangan din nating mamuhunan. So, ibig sabihin, kailangan natin kahit papaano, kailangan pag bumili tayo, para tipid sa oras, isang bilihan lang lahat. So, more or less, siguro, itong mga pinamili natin ito, para lang, ano, no, para lang din malaman nyo, no. Siguro, umubos din tayo ng mga 30,000. 30,000 kaya dito, naging puhunan mo, nag-start sa ka. Sa mga tubo-tubo lang, oo. So, yan, mga yan, mga tubo-tubo lang, pero pag tinignan mo, akala mo, napaka, ano lang, napaka liliit, pero pag sinama-sama natin, medyo malaki, malaking puhunan din. Masakit din pala sa bulsa, Kuya Lito, no? Masakit sa bulsa yung pag-uumpisa siguro, lalo na katulad nga natin, hindi naman tayo mayaman. So, tayo ay, ano lang din, kumbaga, aliping sa gigilid lang din tayo. Parang poli-servisyo, Kuya Lito, ah. Oo. Sa pilit ang paggawa, ah. Oo, kaya lang, dahil nga din sa mga kahabiyas natin, ano, nabaligtad nga eh. Actually, sa totoo lang, ano, kailangan kong mag-off sa Pasay para lang magawa natin ito. Kasi yung trabaho ko doon, talagang kung Monday to Saturday nga, nag-work tayo doon. So, ngayon, nakiusap lang ako doon na yung project ko doon, inuwi ko lang dito. Para at least nagagawa ko yung project ko doon, ginagawa ko dito, at the same time, ginagawa namin ito. Kasi sa totoo, ano, dahil na rin sa mga feedback nyo, kaya na-overwhelm din ako. Kaya instead na ang gagawin ko, yung mga project ko, supposedly pambahay. Dahil nga natutuwa ako sa inyo, kaya gumagawa tayo ng mga project na kahit papaano, at least maano, kumbaga, mabigyan ko kayo ng kasiyahan sa mga ginagawa natin.